Crystal clear water, paano nga ba natin ito mapapanatili mga ka-fins? Ang marino na aquarium tank ay isa sa problema ng mga bagong hobbyist. Lalo na kung hindi maganda ang filtration. Yan, diyan magsisimula lumabog kagad ang ating tubig ng aquarium tank. Alam naman natin ang tubig ang siyang bumubuhay sa ating mga alagang isda. At ang itsura din naman ito ang nagbibigay ganda sa ating aquarium tank. Kaya importante talaga na panatiling malinaw ang ating tubig sa ating aquarium tank. Dahil ito ang pinaka-importanting bagay na kailangan ng ating hobby. Paano nga ba natin ito mapapanatili mga ka-fins? Tara, samahan niyo ako hanggang sa dulo ng aking video at iisa-isahin nating talakayin ang mga bagay na ito. Unang-una mga ka-fins, feeding. Alam naman natin na ang pagpapakain sa ating mga isda ay sobrang kailangan nila upang sila ay mabilis lumaki at mabilis gumanda. Pero isa din ito sa sanhi na kung bakit lumalabo kaagad ang ating mga aquarium tank water. Dahil sa sobra-sobra tayo magpakain, maraming natitirang pagkain at ito ang nagiging sanhi na unti-unting paglabo ng ating mga aquarium. Kaya dapat pag tayo nagpapakain, hatiin natin. Kalahati lang muna. Yung mauubos nila bago ito lumubog sa ating mga aquarium. Kasi pag lumubog na yung mga pagkain na yan, at meron pa tayong mga substrate o kaya mga buhangin sa ilalim ng ating mga aquarium tank. Yan, minsan hindi na nila kinukuha yan. At katagalan, unti-unting matutunaw yan. Magiging dahilan na paglabo ng ating aquarium tank. Kaya dapat, unti-unti tayo magpapakain sa ating mga alagang isda. Tansyahin nyo lang muna yung mauubos nila within 2 to 3 minutes. Kailangan maubos nila, kailangan na kung floating pellet yung gamit ninyo. Kailangan pa kunti-kunti muna para hindi ito lumubog sa ating aquarium tank. Matatansya nyo naman yan sa laki ng isda ninyo kung ilang pellet yung dapat ninyong ipakain. Huwag magbibigay ng sobra-sobra. Huwag magmadali sa pagpapalaki ng ating mga isda. Lalaki din naman yan. Kung gusto mong ibus na pagpakain, okay, ipam. Dahan-dahanin mo lang. Dalawa o hanggang tatlong beses ka magpapakain, pero sobra-sobra naman binibigay mo. Kunti-kunti lang. Nata-digest din nila na maayos ang pagkain na binibigay nyo. Pangalawa mga ka-fins, filtration. Okay lang kung maliit yung tank mo eh. Pwede kang gumamit ng sponge filter. Yung sponge filter, mabisang 2-in-1 filtration ang sponge filter. Kala mo ganyan lang siya, sponge lang. Pero dalawang bagay yan. Dalawang bagay ang dala niya. Una, mechanical filter siya. Kasi pinapatakbo yan ng air pump. Ikakabit mo yung isang husdo sa air pump, tapos ikakabit mo sa inlet nung sponge filter. Pag binuksan mo yung air pump, dadalo yung hangin papunta doon sa inlet ng sponge filter.
Ngayon, pagpasok naman ng hangin doon sa inlet, itutulak naman ng hangin yung tubig pataas. Pagtulak ng tubig pataas, yan, magkakamero naman ng force sa paligid ng sponge filter. Yun ang hihigop ng mga dumi sa paligid ng sponge filter. Yun ang mechanical filter na tinatawag. Pangalawa, biofilter din siya. Kasi sa sponge filter na yan, sa surface na yan, dyan mabubuhay naman yung mga beneficial bacteria na kailangan din ng ating mga isda upang labanan ng ammonia. Dahil ang sobra-sobrang ammonia sa ating aquarium tank, yan ang magiging sanhi ng kanilang mga kamatayan. Kaya napakahalaga ng sponge filter sa ating aquarium tank. Okay lang yan, maliit yung tanke mo. Pero kung malaki yung tank mo, kagaya nito, 75 gallons, tapos ganito pa kalalaking isda mo, eh mga ganitong isda, napakalakas dumumi niyan. Napakalakas magdumi. Kasi malakas silang kumain. Sa lalaki na yan, talagang malakas silang kumain. Kaya dapat sa kanila, dapat dito sa tank na to, pag ganito kalaki yung tank, no? Overhead filter na. Overhead filter o kaya sump filter. Kasi malakas humigop pag overhead filter ang gamit mo. Kasi yung motor niyan, malakas ang humigop. Magiging mas mabilis yung circulation ng tubig mo dito sa iyong aquarium tank. Dahil nandito ang motor niya sa ng ating overhead filter. Nandito naman yung filter niya sa taas. Ngayon, pag binuksan mo yung motor niyan, hihigupin yung tubig dito, tapos dadaling pataas, itutulak doon sa overhead filter o kaya sa sump filter, doon sasalain yung tubig. Tapos ibabalik dito sa kabilang dulo, ibabagsak yung tubig nang malinis na. Pagbagsak naman ng tubig dito sa kabilang dulo, yung bagsak ng tubig, magkakamirin man yan ng force pababa. Dahilan upang gumalaw naman yung tubig sa ilalim. Pag galaw ng tubig sa ilalim, itutulak naman ng force na yon yung mga dumi, papunta dito sa intake nitong overhead filter. Ganun magiging circulation niyan. Hihigupin dito yung mga dumi sa kain tubig, tapos sasalain dito sa taas, tapos ibabalik. Magkakamera ng force, itutulak naman yung mga dumi papunta dito sa kabilang side. Kaya napaka-importante ng filtration sa ating aquarium tank. Dahil yan din ang bibigay buhay sa iyong mga isda. Pag magandang filtration mo, magiging malusog din yung iyong mga isda. Mapapanatili mo pang malinaw yung tubig mo. Iba't ibang size ng aquarium tank, iba't ibang filter din ang ginagamit. Iba't ibang filtration. Kung mas malaki pa yung tank mo, mag-upgrade ka sa mas malakas na filtration. Yun ang kahalaga ng filtration sa ating mga aquarium tank. Napaka-importante ng filtration. Dahil dito, pag maganda yung filtration mo, malinaw din yung tubig mo. Maganda yung aquarium tank mo,
Marusog yung isda mo. Pangatlo, mga ka-fins. Water chains. Isa din yan sa napaka-importante yung kailangan ng ating aquarium tank. Ang pag-water chains. Hindi naman araw-araw kailangan mo mag-water chains. One to two times a week. Okay na yun. Pero depende pa rin sa load. Sa laman ng tank mo. Kasi pag marami laman ng tank mo, ganun din karami ang dumi na ibibigay ng mga isda mo dyan sa iyong aquarium tank. Pag dami lang laman ng tank mo, pagdalas din ang pag-water change mo. Ang pagpapalit ng tubig sa ating aquarium tank ay isa rin napaka-importante yung kailangan nito. Nakasalalay din dito ang mga buhay ng ating mga alagang isda at ganda ng ating aquarium. Kaya kailangan may schedule ka talaga ng pag-water change. Hindi yung kung kailan mo lang may sipang magpalit ng tubig, hindi ka lang magpapalit. Kung kailan yung malabo na yung aquarium tank mo, doon ka pala magpapalit. Isa yan sa mga maling habit ng mga newbie sa pag-aquarium. Magpapalit kung kailan lang maisipan. Kailangan talaga bigyan mo ng oras yung pag-water change para mapanatili mong malinaw yung aquarium tank, maging maganda yung alaga mong mga isda, at maging maganda sa paningin yung iyong aquarium. Kaya napaka-importante niya, mga ka-fins, yung tatlong bagay na yan. Proper feeding, filtration, tsaka water chains. Yan ang mga tatlong napaka-importanting bagay para mapanatili mong malinaw ang iyong tank water. Para magkameron ka rin ng crystal clear water. Dahil pag malinaw ang tubig ng tanke mo, magandang tingnan ang aquarium tank mo. Dahil kahit anong ganda ng kung anong ganda ng mga isda mo, ng background mo, ng decoration, kung wala mo ang tubig ng iyong aquarium tank, hindi mo rin makikita yung tunay na ganda ng hobby. Kaya napakalaga ng mga bagay na yan, mga ka-fins. Lagi niyong tatandaan kung bakit mag-aquarium hobby. Enough feeding, filtration, and water chains. Hanggang dito na lang, mga ka-fins. Sana may napul kayong aral sa aking video ngayon. Salamat sa inyong oras. At salamat din sa suporta sa aking channel. Sana lagi kayong andyan para sumuporta sa mga video kong inilalabas. Salamat, mga ka-fins. Salamat, salamat, salamat.